Bago siya yumao. San Juan 14:15-16. Basahin. San Juan Kapitulo 14, talatang 15-16. Kung ako inyong iniibigay, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mag-aaliw. Yun, ang tinutong ko yung San Juan 14. Tuloy mo. Upang siya sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagayang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya tumatahan sa inyo at sa inyo. Alright. Binago ang pangalan niya, ha? Espiritu ng katotohanan. Itong espiritu ng katotohanan nito, idinalangin ni Jesus sa Ama na ibigay siya sa inyo. Dahil binanggit niya kanina, maikli na lang ang buhay niya. Diba? Paano manatili sa inyo kung hindi kayo magmana ng kanyang kalulatian gaya ng bugtong na Ama? Dahil sabi ni Jesus sa San Juan 17, kung paano ako isinugo mo sa libutan, gayon ko sila isinusugo sa sanlibutan. Alright, so ngayon, ito ang hiwaga ng Biblia na walang nakakalam at mimulat kayo sa ganitong paraan para maunawaan nyo ang katotohanan ay lumalakad na. Dahil ang katotohanan ay taglayin ng Diyos at ang anak at ang kanyang mga sugo. Kaya ang katotohanan yan na sinasabi nyo kanina kumantahan, the truth is marching on. Paano makalakad ng truth? Kung itinago nyo ang inyong ilawan sa ilan ng takalan at hindi nyo hinayag yung liwanag na yan na taglay ninyo para maganap ang kasulatan doon sa Isaiah 61. Isaiah Kapitulo 60, talatang 1. Pag-iganti at pagliligtas ng Panginoon. Ikaw ay bumangon. Sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. Oda. Ito bang hinayag namin ay maliwanag ba sa inyo o malabo? Maliwanag po. Alright. Kung maliwanag na, tumayo kayo. Huwag kayong tayong lasing, ha? Dala tayong lasing, gigiray-giray. Pagod na po yan. Alright. Lasing ba kayo? Nalasing kayo sa kalayawan ng inyong buhay. Kaya di kayo makatayong matuwid. Ngayon, pag nakatayo na kayong matuwid, makikilala na kayo ng sanlibutan dahil ang sanlibutan, makikita ang inyong liwanag. Ito po, sinabi niya, Mateo 5:16. Lumiwanag na kayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Alright. Mabubuting gawa, ha? Dahil yun ang requirement ng isang obispo. Walang kapintasan. Mabubuting gawa lang ang makita sa kanya. Alam nyo? Para sa ganon, makilala ang tao na kayo na nga. Ang sabi niya kanina, di ba? Sentali mo, magliwanag nga kayo. Pagkat ang liwanag mo ay dumating na. Seta pala. Ikaw ay bumangon. Sumilang ka. Sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. At ang kaluwalatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito tatakpan ang kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalatian ay makikita sa iyo. O, ano yung kalawdihan? Yan ang pinamanay sa iyo kanina. Lumapit kayo, sabi niya. O, ito. Karunungan na kapangyarihan. Ipamamana ko sa inyo ang kalawdihan na tinamo ko sa aking Ama. Parang ganon. O, guys niya, sana nga, magliwanag kayo dahil ang gadiliman naghari na sa libutan. Ang mga katarantaduan ng tao, kawalanghiyan ng mga tao, kasinungalingan ng mga tao ay naglipada
Kailangan mapatay lahat yan sa pamagitan ng inyong pakikidigma. Ito po sabi niya sa 62. Sapagkat narito, tatakpa ng kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Paano sisikat ang Panginoon? Kayo mismo ang pumapatay sa Panginoon. Nandun sa Galacia. 3:1 Galacia. Kapag hindi nyo ginanap ang tungkulin nyo, ipinapako nyo muli si Kristo sa krus. Kaya pakawalan nyo sa krus. Galacia 3:1 O mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Jesu Kristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Alright. Maliwanag na, napinatay nila, di ba? Ngayon, panatili ba ninyo nakapako sa krus o kalagan na ninyo? Kalagan na ninyo at pakawalan ninyo siya. Kayo ang gagawa sa kanyang magawa. Amen? Amen. Kung makita ng tao yan, lahat ng tao ay lalapit na sa inyo. Kung makikita, kung makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa inyo na. Amen? Tuloy pa tulo. Okay, sayo tuloy. Tama na yun. Balik sa'yo, ang karugtong yan, kasaganaan na ang darating yung pangako ng Diyos sa Levitico 26 ay magaganap na kung makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa inyo na at makilala ng tao na lahat ng mga may sakit at karamdaman ay mapagaling ninyo at ibangon niyo sila dahil sila'y patay. Patay sa pagkakasala. Ibangon sila, linisin nyo ang ugali nila. Lahat ng mga bagay na ginagawa nila ng material, kailangan alisin na yan, putulin na doon ng sinabi ni Kristo at mabuhay sila sa Espiritu. Dahil yan ang kahilingan ng Diyos na tayo mabuhay sa panbagong buhay, buhay espiritual. Amen? Isaiah 61. Sige. Isaiah Kapitulo 61. Ang Espiritu na Panginoong Diyos ay suma sa akin. Sapagkat pinairan ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag. Ano yung bihag? Yung mga nabihag na maling reliyon, kalagan nyo sila para lumapit na sila sa Diyos. Dahil yan ang kailangan na bilanggo sa maling reliyon, kalagan nyo sila. Ipakilala nyo sa malinaw na pagbabaliwanag kung saan naroon ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hinahanap nila ngayon, pero hindi nila hinanap. Kaya Diyos ngayon ang hanap sa kanyang mga anak. Sige, tuloy. At magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Alright, bilanggo na maling akala, kailangan mabuksan na yung bilanggo na bilanggo sa maling akala. Para makita nila ang katotohanan na taglay ninyo. Dahil ang katotohanan na yan, yan ang banal na kasulatan na siya ang Diyos at siya ang nagkataon-taon kay Kristo at nakita naman nila na may kawagi si Kristo at puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya yung mga biyaya na sa inyo, huwag niyong ibabaliwala dahil yan ang kaulugan ng Kristo. Kaya kayo ngayon ang bagong Kristo sa panahon natin. Dahil yung Kristo nakaraan na at nagbalik at muli niyang ibabangon ang kanyang katawan sa ating kapanahonan. Kaya ang katawan niya ay tayo, yung iglesia niya. Ito po ang gagawin sa dos. Upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng karawan na pagiganti ng ating Diyos. Ayan, yung pamagat niyo sa 60, siya yun, pagliligtas at paghiganti. Sinong gagandihan niya? Yung hindi tatalima. Pero yung tatalima, maliligtas sila lahat. Get niya? Upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Maraming na nagsisitangis ngayon dahil sa mga binahaw. Yung kahirapan ng buhay, nagtatangis sila. Para sa ganoon, ipagalam na ng Diyos yung kasaganaan ng pangako niya sa mga taong masunurin
at mabuhay silang mapayapa at wala nang kapigatian sa kanilang buhay dahil itatayo muli daw ang Diyos yung paraiso dito sa Pilipinas na nawala nung panahon ni Adan at Eva. Ngayon, yung pang hinura ni Juan Evangelista, ayaw nyo yun? Ayaw nyo may tayo ang paraiso sa Pilipinas? Yan ang pangako niya. Sa gitna ng lansangan na yon. Ito po, basahin natin. Apokalipsis Kapitulo 22. Dito po itinakda sa Pilipinas, maganap. At ipinakita niya sa akin ng isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangtagaling sa mga bansa. Oh, nandiyan yun. Talinghaga yan ah. Yung punong kahoy ngayon, narito na sa Pilipinas, na palibutan ng ilog, ibig sabihin, dagat. Yung ilog na nakita ni Juan, dagat yon, at yan naglarawan sa Pilipinas. At nandito na ang paraiso na itatayo kung tayo'y mataliwahin at pakinabangan tayo ng ating mga anak at anak pa ng ating mga anak dahil mabuhay sila mapayapa at wala nang kapigatian darating. Yan ang pangako ng Diyos. Kung magtagumpay tayo, wala na pa yung problema. Okay? So, ako naman, binalaan na malapit na ako. Kung hindi kayo tatalima, babalikan ko kayo. Magdala ako ng martilyo na may pako sa dulo. Pamalong bakal lang dala-dala. Hindi lang, martilyo na. Mamartilyo ako yung matigas na ulo nyo. Sinulahan mo lang. Mauna yung matigas sa ulo. Alright, so, dahil si Jesus nagbalik at tayo nga binalikan niya dahil sinabi niya na hindi ko kayo iiwan. Kaya tayo yung manampalatay ng panahon niya na nagpako sa krus sa kanya. Ngayon, binabago tayo sa pamamagitan ng kanyang tinig din mula sa langit at tayo ay babaguin. Yun ang tinatawag na pakakak. Sino man ayaw magbago, kasalanan na yun. Dahil sinabi niya, ako'y narito at ang gantimpala na sa akin, kung masama ginawa mo, masama rin aabutin mo. Kung mabuti ginawa mo, mabuti rin aabutin mo, gantimpala mo. Dahil yan ang pangako niya. Sa Apokalipsis, mabayan niliko, magpaliko pa. Ang matuwid ay magpakatuwid pa. At ang banal ay magpakabanal pa. At ako'y madaling po pa rito. Ayan na. Pumarito ro siya. Ako'y magbabalik muli. So, yung pagbabalik niya, baka palakul na dala-dala niya. Huwag samang namanyari, ha? So, dapat pagpapala na ang dala-dala niya sa atin. Dahil nandun, yung pagpapala sa pagsunod ay nakapangako. Ayun ay namibena. Ang parusa sa pagsuway ay hindi na pala na. Okay, sana naintindihan nyo ang kasulatan. Dahil yan ang ating sinusundan para maghari na ang Diyos. Kaya ang Diyos ngayon ay kailangan maghari na sa buong salibutan. Dahil kung maghari yung anak, maghari yung ama, at silang dalawa ay maghari, at tayo naman ay magharing kasama nila. Amen? Dala ko. Pagbuong dala ko sa langit, Espiritu Santo na ako. Tanda nyo ha. So kayo naman ang mga buhay na Espiritu na ibinangon sa panahon ngayon. Yun sinasabi kanina. Sinabi dito, Isaiah 52:13. Narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan. Siya'y mabubunyi at malalagay na mataas at magiging napakataas. So, ang ano ibig sabihin, maghahari na tayo sa buong sanlibutan. Kasama ang Diyos, kasama ang anak, at kasama ang Banal Espiritu Santo. Na nabasa na kanina, ilalagay sa Diyos ang batong panulok.
1, kapitulo 2, 5. Yan ang tinatawag ninyong Santisima Trinidad. Itatayo natin ang Santisima Trinidad, yung kaulungan, the Magnificent Tree. Magnificent ang Ama, Magnificent ang Anak, Magnificent ang Espiritu Santo. Inyo. Kaya ang tatsulok, wala na si Jesus sa isang sulok, nasa panig na ng mga Banal Espiritu. Tayo ang lalagay doon sa tatsulok, kapalit niya. Dahil sinabi niya mismo, ang kalulatin na binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Yun ang tinatawag na transition of power. Pag nalipad na sa atin yung kalulatin ng Diyos, sumigay na tayo yun. At tayong mamahala sa buong daigdig. Simasa mo na. 1 Pedro, Kapitulo 2, Talatang 4. Na kayong magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Datapwat sa Diyos ay hirang malaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay na ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal. O yung masaserdoting banal, siya yung obispo na tinutukoy. Mataas na kategorya na posisyon. Ay nga po si Propeta Malakias, tinutulan na po niya yung mga saserdoting hindi banal. Sa Malakias Kapitulo 2. Alright. Yung tatsulog na yan, bubuhay natin ngayon. Ama, mga anak, at mga banal na Espiritu Santo. Dahil yan ang paglaki ng katawan ng Diyos. Ang katawan niya ay tayo. Tanda nyo ha. Dibasahin. Korinto. 12. 27, 28. 1 Korinto, Kapitulo 12, Talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Alright. Punto. Dahil si Kristo, Espiritu na. Tayo ang gagamitin niya bilang katawan niya. Okay niyo? Maliwanag ba? Sentali mo. At bawat isa'y sama-sama ang mga sangkap niya. Sama-sama, hindi hiwalay. Merong mga katawan na hiwalay-walay. Di parang kinain ng kwan. Parang mananggal. Mananggal? Petuloy. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol. Ikalawa'y mga propeta. Ikatlim mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong. Mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Ano yung pamamahala? Maraming relihiyon o maraming tahanan na itatayo at bawat isa na ay kakayahan na mamahala ay ilalagay siya sa posisyon. Dahil sasakupin niya ang buong daigdig. Ngayon, sino mamamahala sa Amerika kung di ka marunong mag-English? Atay. Sino mamahala sa China kung di ka marunong magsalta ng inchik? Si Chinese. Dahil si Rizal, la, 20 langguahe ang alam niya. Alright. Kung meron, may kakayahan doon. Yun ang ilalagay sa posisyon. Dahil maganap uli yung ginawa ni Moses sa Deuteronomio. Kapitulo 1, talatang 9. Humirang ng mga katulong. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos at narito kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdaga ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon. O paano mapamalaan yung libo-libo ka tao? Kung wala kayong kakayahan na mamahala. Dahil hindi kaya ng Diyos na pamahalaan ang buong daigdig kung wala yung sangkap ng kanyang mga katawan. Guess nyo, Espiritu siya eh. Maghanap ng gagamitin niyang mga tao
para sa pamamahala ng kanyang paghari. Kaya nga po dito sabi sa Mateo 24:45, sino nga baga ang aliping tapat at matalino? Yun po yung hinahanap. Tapat ba kayo? Matalino ba kayo? Magpakatalino kayo dahil yan ang gusto niya. Tapat at matalino. Basahin po. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratlan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Anong ginagawa niya? Tulog-tulog? Tulog-tulog. Paano magkatiwalaan niya tulog-tulog? Panay cellphone niya. Mapagkatiwala ba yan? Hindi ba ang kasiyahan niya dapat sa kasulatan? Nasa cellphone ang kanyang kasiyahan. So, yan ang kapintasan. Okay siya? So, huwag kayong gagawa ng kapintasan. Mataas na itong pinag-aaral natin. Sapat na na yung manuan. Dahil sabi ng Panginoon, alam kong nakakaunahan mo kayo. Eto daw po. Kaya lang, binabasura ninyo yung karunungan na binamamana sa inyo. Eto daw po sa 47. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. O so, sino pag-aari ng Diyos? Hindi ba buong sanlimutan pag-aari ng Diyos? Paano mo pamahalan yan kung wala kang bahagi ng katawan? Kagaya ng presidente, meron siyang senador, meron siyang congressman, meron siyang mayor, governor, meron siyang gobernador, meron siyang kapitan. Mayor. Alright. O, sino gusto maging mayor? Sino gusto maging gobernador? Bilang gamitin ng Diyos. Alright. Nandyan na eh. Nakaulman na eh. Yung pamamaraan ni Moses noong ng panahon, nakaulman na. Babaguhin lang natin sila. Basahin. Matthew 23. Nang magkagayon nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga lagad na nagsasabi, nagsisiyo po mga eskriba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises. Alright. Nakaupo na sila sa luklukan ni Moises. Posisyon ng hari. Pero lahat ng hari, mga inutil, mga yan. Eh, sabi ni Tate Eduardo Miranda. So, paano nyo ngayon pamahalaan ang Pilipinas na kasama nila kundi natin sila baguhin dahil nakaupo na sila sa luklukan ni Moises. Pero para silang ribulto, walang alam sa problema ng tao, lalo naghihirap ang mga tao dahil sa kanila. So, babaguhin natin ang patakaran. Wala po bang alam mo, nagbibingi-bingihan lang sa mga nangyayari? Nagbibingi-bingihan lang yan. Nakaupo lang nandun dahil may pakinabang siya. Pero wala siyang nagagawa tungkol sa kapayapaan. Tuloy po natin sa 3. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang magawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oh, pangako sila ng pangako. Pag-iboto niyo ako, masasaganahin ko buhay ninyo. Pag-iboto niyo ako, maraming pangako. Pero napapako lahat ng mga pangako dahil yan ang nakasanay ng mga tao. So baguhin natin sila sa pamagitan ng tunog ng pakakak. Ano yung tunog ng pakakak? Yung mga kasangkapan ng Diyos na maghayag mula sa langit, yan ang magpapabago sa katauhan. Dahil ang pamalong baka... Medyo mahirap na proseso ito. Pagsanayin na natin, ha? Lakasan niyo loob. Magpakatapang kayo, sabi ng Diyos, dahil ako'y suma sa inyo at hindi ko kayo pababayaan. Ito rin po kasi ginagawa nila sa 4. Sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahirap na dalhin at ipinapapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Oh, kamukha yung vaccine, COVID. Sila naman hindi nagpa-vaccine.
Nabulgar yan. Tinry muna nila sa maraming tao para kung delikado, hindi sila pwede yung... Nilulukwasin nilang tao. Nagpabaksin daw si Duterte yung karayong pala umuurong. Niwala ka. So, ito ang nakita ng Diyos. So, ayusin natin lang dito sa magitan ng inyong talino at pakipaglaban dahil tayo ngayon ang inaasahan ng Diyos na ilalaban dahil wala na yung alagan na, nasa langit na sila at sila naman ay tutulong sa atin. Wala na lang siyang aasahan kundi tayo na lang. Wala na talaga. Dahil buong digdig, tandaan nyo ha, wala nang kausap ang Diyos kundi tayo lang. Ngayon, tayo ngayon ang inaasahan niya na magtagumpay para sa kanyang paghahari. Okay niya? Kung meron kayong hindi naintindihan, magtanong kayo. Huwag kayong magmamarunong, ha? Sige. Usahin niyo magpaliwanag alisunod sa topic na pinag-usapan. Time mo na alas 12 na. Alas 12 na daw po, no? Alas 12 na ba? Uwi na tayo.